sa selfie video na ito, enjoy na enjoy pa sa sinasakyang ride ang mag-anak na ito. Pero ilang segundo lang, ganito na ang mga sumunod. Anong nangyari sa kanila? Pampung ride sa perya, minsan pa ang dapat sana'y kasiyahan naging disgrasya. Pasado alas 8 nito lang June 15, sa isang peryahan sa Dipolog City sa Zamboanga del Norte, nakasabay ni Shen ang mag-anak ni na CJ sa isang kiddie ride. Mabagal yung takbo kasi pambata nga din yung ride, so komportable ako na kumuha ng mga videos. Pero makalipas ang ilang minuto, hindi na siya normal, parang titila po na kami kahit nung oras. Nagulat na lang sila nung isa sa mga bagon tumilapon. Hala, hala, hala. Oh my God! Hala! Ikot, may natanggal na isang car. Tapos ayun, hininto na nila bago huminto. Tug, 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 tug. Ang ilan sa mga sugatang biktima naka-confine ngayon sa ospital. Ang dalaga ngang ito, duguan pa ang noo. Pero ang isa talaga sa mga pinakanapuruhan, ang mag-anak ni na CJ. Parang pagewang-gewang na ba? Tapos napila ko doon tayo sa blue. Hindi lubos sa kalain ni CJ na ang napili niyang bagon ang siya palang patalsik. Yakap po yung bata. Pag yakap ko sa bata, tumilapon na kami. Matapos tumilapon ang kanyang pinsan, natabunan pa ng bakal. Si CJ, hilo at hinang-hina pa ang kanyang mga braso at binti. Puro sugat at gasgas ang kaliwang parte ng kanyang mukha. Namamaga, hindi rin niya maimulat ang kanyang mata. Ito yata, tahika sa kilay tsaka dito sa eyelid. Masakit yung ulo tsaka yung likod. Mas masakit yung dito kaysa sa tahi dito sa ano. Natanggal yung tatlong ngipin ko. Samantala, ang pinsa naman ni CJ na si Jelly, bali ang kaliwang braso at hindi ito maigalaw. Ang kanang parte ng kanyang noo, meron ding malalim na sugat. Ang anak na si Jelly, kasama niyang nagpapagaling sa ospital ngayon. Nahimat ako pero pinilit kong sumisigaw pa nga ako na yung mga anak ko, please, tulungan nyo. Upon arrival, yung mother, meron siyang open wound sa kanyang forehead, about 4 to 5 cm, na tinahin naman ho natin pagdating niya sa ER. Yung sa anak po naman, nasa 4 stitches po. Sana hindi na lang kami pumunta. Sobrang hirap po. Namimiss ko yung isang anak po. Operator ng bagon na si Joshua, matapang na humarap para magpaliwanag. Itong gabi una, sir, kuso yun ang isa ka karot. Masaga itong kuhan mo, sobra pulo. Normal lagi po ang daga na ito, sir. Nasyak yun ko ito nga times, gapundor yun ko sa makina ito. Bago raw nagbukas ang peryahan, i-check yun naman idaan, hindi sir may mag-presyon. Kung ganun, anong nangyari? Kinay nga karo, dahil gano'y siya din, natangtang, nalagpot. Kalagpot sa isa ka karo, murag na banggaan po niyang peng. Ito nalagpot ang pasayro dito sa dapit sa kuha. Aksidente gito, kay wala ang ganyan po may gadaw mga may nga ito. Kay takto ang ginigbol tanan sa pagpanghitabo ato, huwag nabuyan ako ang makinawa. Dagan, gano'y madamay siya. Ang
perya pansamantalang sinuspindi. Ang ibang perya sa buong Dipolog City hinigpitan din. We have to consider the structural integrity of these rides. The operator should be trained not only with pagpa-operate nitong mga machine na to, but also with regards to the troubleshooting. Ang kaso naman sa panatin, accident caused by negligence resulting to less serious physical injury. Depende yun kung ano ang healing period ang magiging parusa natin sa may-ari ng perya. May pagkakulong na 1 month and 1 day to 6 months. Tumangging magpa-interview ang pamunuan ng perya, pero sasagutin daw nila lahat ng gastusin ng mga biktima. Ngayon lang ko pasayalo. Itabuan na itong gabi una. Okay, rantanan. Hindi po namin itutuloy ang kaso. Sila po daw magbabayad lahat ng gastusin. Wala naman po may gusto na nangyari po. Ang disgrasya, walang pinipiling oras kahit pa ang dapat sanay kasiyahan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.